Tsaka nangyayari talaga siya sa yung... Ayoko na, naiyak ako! So, may mga sila po yan. Paano tayo magre-review? May mga tao dito sa gilid. Ano ba? Nakatumis mo lang tayo. Tapos gusto may tumis. Bash, ano masasabi? Bakala ko. Ayoko na. Back up na. O, basta yun. Ganda. Ganda siya, ganda. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ito first time ko lang gagawin mag-review ng movie. At ayan, kasama ko nga dito si Jonnalyn, my best friend. Ang dakilang... ano? Ang ano? Taga-collab lagi. Taga-collab. So, ayun. Nandito kami sa may likod ng simbahan. Pumunta kami dito kasi para walang tao. Ando kami kanina sa bench. Oo, kaya lang may mga ano lalaking visit na ano. May mga pa-epal, ganyan. Charo. So, yun na nga. So, yung pinanood naming movie, ayan, nakita nyo naman sa title, Just a Stranger, ang mainit na Just Stranger ni Ann Curtis and Marco Gumabao ba? Gumbaw? Tongwa! Masaya na yun. Masaya Marco. So, yun yung i-review natin. Medyo shock pa ako ah. Shock pa kami kasi kakatapos lang namin panood. Hindi kasi siya yung usual talaga na ending. So, ayun. So, hindi siya yung typical na, alam mo yung after, yung... Kasi habang the story goes on, minsan kasi nagkukonclude na agad tayo kung ano yung mangyayari sa ending. So, iyon, hindi namin in-expect na ganun yung magiging ending niya. So, ganda. So, guys, itatry namin na hindi mag-spoil, pero basta, edit ko na lang pag may nasabi kami, pero we will try our best. Ayun, yes. So, ano, cinematography niya, sabi yun kasi yung uso eh. No, parang ganun yung uso ngayon. Hindi namin alam kung ano yung tawag doon, pero parang ganun yung parang vintage chuchu, yung parang, basta, parang, ano, hindi ko alam kung ano yung... Siguro kasi nakatulong din doon kasi sa Lisbon sila, sa Portugal. Ang ganda. Ang ganda doon, grabe. Ganda. Alam mo yung, ang ganda nung... Kasi lahat naman ng movie, diba? Pagka yung una niyang pinapakita ko nasaan yung baga pinapakita yung buong place, kung saan. Sobrang ganda, grabe. Anyway, yun nga. So, okay yung cinematography niya. Talagang ganda. Ganda ng mga shots. So, punta tayo sa acting naman. Dumunta kay Marco kasi 'di ba first bago parang, lang siya ano niya to eh parang wala pa siyang first main role niya yata to. Oo, ayun. So, leading man. Ano, para sa akin nakuha talaga ni Marco yung 19-year-old na ano na tanong boy. Character. Oo. So, kuha niya naman talaga very fresh. Bata talaga. Yeah, yung parang yeah. Kung ako ano na ako eh 26 years old ako makakapag-relasyon ako ng ganun 19-year-old parang okay lang sa akin. Kasi Marco, kasi Marco. Okay. Gagi, hindi, I mean parang basta yun, nakuha niya yung character. Ang galing niya doon. Ang galing. Then, yung kay Ann Curtis naman, parang sobrang galing ni Ann talaga. Hindi ko in-expect doon sa mga ilang parts. Pero parang hindi pa rin nawawala yung, syempre tingin natin Ann Curtis yan. Ano parang mga talagang, ano ba, ang tanda dito yung sophisticated and ano, sosyala, gano'n. So, parang nandun pa rin yung Ann Curtis na ano. Pero kasi mayaman kasi yung ano niya doon ni Gennet, kaya siguro nandun pa rin. Uh-huh. Pero yung ano na, yung kalagitnaan na ng ano niya, yung pag, yung pinost niya yun yung sa ugly cry niya. Ugly cry. Grabe! Sobrang galing ni Ann talaga. Doon ka naiyak? Naiyak ako doon. Naiyak siya doon. Naiyak. Eh, siya hindi siya umiyak eh. Pero kasi mabilis ako talagang maiyak sa mga ganyang... kahit konting ano lang eh pag may nakita ko umiyak na din ako pero kasi sobrang grabe naman yun talaga umiyak ka naman talaga oh sa grabe ako din napapatangin ako ay, bakit parang ganoon ba oo mapapamura ka sa sabi nga ng friend ko nakakaiyak ba hindi eh nakakatangin siya mapapamura ka then ano pa about the story naman parang nangyayari talaga yun feeling ko no sa though hindi pa natin na-experience si Kasal. Very relatable. Oo, parang
totoo siya na yan. May chances na mga mangyayari talaga kasi... Kasi parang age na rin kasi. Yung parang hindi na rin nag-iimbas yan yung age ngayon. Oo. Tsaka, marami naman din talaga yung ano, nagpapakasal hindi dahil ano, ni dahil sa love. Parang madami, mas madami pang... Kasi diba dapat nagpapakasal ka dahil mahal mo yung tao, diba? Kita naman yun sa trailer eh, na ano. Pero, ayun nga, yung nangyari doon kay Anne, parang hindi na siya masaya sa marriage, kaya parang mas nalo siya. Hindi na siya masaya, and kasi, it's not love that... Oo, parang hindi yun yung... That brings the marriage talaga. Oo, so kaya parang medyo gets ko naman sa point na yun si Anne. So, tapos, ikaw ba, halimbawa, parang... pagkasal ka na, ay, makikipag, magpapakasal ka ba sa hindi mo mahal? Parang dadating ka ba sa... Kaya parang, depende rin siguro sa, ano yun, sa sitwasyon. Lahat naman yung nakadepende. Pero kung nandun ka na sa point na gano'n na, hindi ka na masaya, parang, I know eh, parang tama yung na. Yung cheat, ganito pala. Paano natin masasabi na, mali yung ginawa natin? Kung masaya tayo. Kung masaya tayo sa ginagawa natin na yun. So, dapat ba natin talaga i-consider yung nararamdaman or iniisipin ng ibang tao? Kasi it's hindi sila nagmamahalan. Kaya parang, kung ako, kung hindi tayo nagmamahalan tapos nag-cheat ako, eh ano naman, hindi ka naman nasasaktan, di ba? Parang mako-consider mo lang kasi na cheating yung isang bagay pag parang nasaktan mo na yung tao. Parang, ganun sa akin, siguro. Sa bagay. Diba? Parang, maglaloko ko, but ano naman, kung hindi ka nasaktan. Nagalit ka ba? Yun nga lang kasi committed sila, kasal sila. Yun nga, ba't kasi yun nagpakasal na hindi namang si, ano. Trophy wife kasi dun si Anne. Ni Edu. Yung mga ganong kineme. Oo. Tapos... So, okay tayo dun sa about the story. No? So, ano pa ba? Ang hirap hindi mag-spoil. Ganun. Gusto namin ikwento lahat. Gusto namin i-detail. Kasi sobrang... Ano, para sa akin, ano pa, i-ano mo siya, i-score mo siya, 10 yung highest. 10 being the highest? Oo. Ako, 9 out of 10. Kasi, ang ganda ng acting, ang ganda ng storyline, ang ganda ng settings. True. Tapos, ang fresh ni Marco, ang hot. Tapos, si Anne din, ang hot ni Anne. Oo, tapos, talaga nag-jive, parang may chemistry talaga. Oo. Parang, ngayon, alam mo pa, nakakainis pa, parang kasi, di ba, yung parang pinopromote ng parang mas matanda si Anne. Pero parang hindi naman. Oo, parang hindi. Wala namang ganung ano. Parang bagay pa din naman sila, no? Inis din ko si Ate Anne. Si Ate Anne. Inis na ako dyan eh. Di tumatanda. Oo. Grabe yung sexy ni Anne. Parang tapos si Marco naman. Ang hati na rin doon. Doon kasi nakatawa niya. Ilan taon na ba si Marco in real life? Hindi ko sure. Parang 20s yata. Pero, carry niya yung 19. So ako naman, kung i-rate ko siya, ano din ako, 9 din ako. Kasi, bakit hindi 10? Kasi, siguro dahil nabitin ako, ganun. Kasi parang ang daming question. Pag paglabas mo, bakit gano'n? Ano nangyari? But, ganun. Parang ang bilis na mga pangyayari, tapos... Parang gusto ko, parang dapat may 1 hour pa na isa pang ano. Oo, para yung ano, backstory naman, bakit gano'n? So, tama naman yung lahat ng sinabi mo, ulitin ko lang yun. Sa acting, ang galing talaga, super. Si Andy ko in-expect na ganun yung, ano, yung pagtatagalog niya, medyo maano, maririnig ko pa din na slang. Pero, seryoso, nakakatawa. Ang galing niya. Tapos, yung chemistry nilang dalawa, parang hindi mo nga mapansin na mas matanda si Anne sa kanya talaga. Kasi, ang hot din ni Anne. Then yung music na inano nila yung theme song nung ano pinaka movie. Ang ganda, search ko yun mamaya, parang bagay na bagay siya dun sa movie. Tsaka may gustong papala ko i-add eh. Kasi yung parang yung buong movie, parang umikot lang talaga sa kanila, walang masyadong co-actors. Andun si Edu, tapos nandun yung mga ibang pero walang, the whole story like parang umikot talaga sa kanila. Oo, sila lang. Oo, sila kaya lang. Kaya parang feeling pagod din talaga sila. Oo, ang ganda. Puro ano daw. Kasi naging controversy kasi siya dahil yung sa mga poster, yung pictures nila. Sobrang hot kasi parang isipin mo, shit, baka parang tsuktsakan lang. Pag nanonood ka na, hindi mo na maiisip yun. Tsaka, hindi naman siya yung super parang ano. Oo, hindi siya yung R16. Kung parang hindi daw R16 yun.
I know, naman siya... kasi next, ako yung first impression ko talaga kasi dahil nga sa pagpo-promote nila sa mga pictures nila. Tapos yun nga, parang nagloko pa, nag-cheat pa si Anne sa ano niya, asawa niya. Parang more on ano lang sila, tsakan mm-hmm. lang sila ni Anne. Pero hindi naman. May deep story. Oo, sobrang, hindi ko nga naisip yun eh. Kaya alam mo yung untitled na Just a Stranger, sobrang ano siya, connect sa movie. Yun talaga yung ano, yung malalaman niya sa ending. Ganda, ang galing no, ang galing ng writer. Tapos ano pa ba, yung puwet ni Jack Jack. Nakita yung puwet ni Jack Jack. Oo, oh, mas maano pa siya, mas maganda pa siya sa buhay ko. Mas maganda pa yung puwet ni Jack Jack kaysa sa buhay natin. Oo, oh, oh, abangan niyo yung puwet ni Marco Gumabao, ang ganda. Puwet si Mayor. Tapos si Father, nakakatawa si Father. Oo, si Father, grabe, ang galing ni Father. I'm sorry Father for I have sinned. Yung father na kinukumpisalan ni Anne.